guys, andito naman tayo. Balik-vlogging naman tayo. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa yung bang kumbaga trabaho o negosyo. Kasi, nag-usap-usap kami na sample, may stable kang trabaho. Kasi medyo magandang bigayan sa'yo. Hindi ka mababiris ka. So, tanong dyan. Kasi minsan pating sa punto na mabuti pa manegosyo ka na lang. Sumuti magtrabaho. So ngayon, pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang advantage kung may stable kang trabaho o ikaw magniligosyo. No? So ito, bigyan natin ang mga example, yung mga sinasabi nila na meron din habang nagtatrabaho, nagniligosyo. So ito. Doon muna tayo sa meron kang ilagay natin stable at magandang bigayan sa trabaho kasi may license ka kahit saan nalangan ka basta advantage sa may license ka. So ito, if you are earning na above sa minimum tapos sabi manegosyo, so kanina manegosyo kasi walang umaman o masenso sa trabaho. So ito. Kasi guys, kung tingnan mo palagi, may mga umasenso na hindi na kailangan sila nakatapos ng kurso. Mayroon nang ibang kasabihan dyan. Marunong ka lang magpasa magsulat. Pwede kang magnegosyo. Diba? Kasi lahat ng passion kasi yan. Yung pagpatrabaho sa kapag ninegosyo. Eh kung nakita mo lang si Tapulano dyan na umasinso sa negosyo, kumopya ka naman, pero wala talaga healing mo, wala talaga yan sa puso mo. Eh di ba, ano nangyari? Wala din, di ba? Ang dami kayang parang kabuting ang susulputan. May umasinso, may nag-click doon, tinapatan kumopya, tapos biglang nagsara. Maya-maya, nagsara na, wala na. So, yung mga ganito guys, kahit sa sarili, kahit sa akin, ang dami ko nang pinasukan. Ako nagtatrabaho ako, sumubo ako, franchising, yung mga food cart, yung mga ano dyan, tumanggap ka ng prenda, tapos wala ka dyan, sumubo ka ng ano ng mga hayupan, wala ka dyan, pinabaya mo sa iba, wala yung nangyayari. Parang kumbaga, maipag-isipan mo, yung binitawan mong pera, kung nilagay mo lang yung sa bangko, eh sana doon patungayo? Diba? Kasi ikaw yung nagpakasakali na yung pera makikita. Pero pagdating ang day of day, ubos din, wala din. So, napatanto ko pagdating sa panahon, na-experience ko yung mga ganun. Kasi subok tayo, subok. Kung ano lang sinubukan natin. Ngayon, subok ko tayo sa social media. Na-online na to. So, isang nasabi ko, itong natapos kong kurso, namit ko hanggang ngayon, dito ko kumita, ito talaga ang bread and butter ko. Yung iba dyan, parang sinubukan, kasi kung hindi mo subukan, parang malalaman, di ba? Pero we will ensure guys, na ang pagsubok mo, hindi yung iubusin mo naman yung ano mo. Siguro mo, pag sinubukan ka sa bagay, trial and error, kumbaga, may ano ka, may pangdipinsa ka, may kung hindi man ka mag-click, o di, at least, tuloy ka pa rin sa buhay. Mahirap yun. Sinagad mo na, tapos walang nangyari. Ano nangyari dyan, guys? So, yun. Yung masabi ko lang, tungkol dyan sa saan ka sa negosyo sa trabaho. Kung nating tingnan na iyo bang umasinso, kasi nga, istorya ko, parang kalahi din na, ito magkasama, ito nagtatrabaho. Sila, nagtatrabaho sila. Puro sila ng trabaho, ibang kumpanya. Ito na pag-isipan ni Lolo yung asinso nito. Nag-loan sila sa bangko. Nag-loan nila sa bangko, start nila ng negosyo. Yung negosyo yung pinasukan nila, yung may idea sila, yung pinanggalingan isa sa kanila. So, totoo guys, fabrication yun. Sumikat sila. Kumita talaga sila within 3 years, 4 years, parang hawak nila yung produkto yun eh. Pag nasabating sa punto, millions yung kita.
Pero dumating ang punto na yung produkto mo, dahil kung nag-click, meron talaga kukopya. So instead na yung ikaw ang susupply sa kanila, meron ka nga kompetensya. So apektado yung ano, yung volume na ano, supply mo, di mo demand kumunti. So ano nangyari? Gawin ginawa niya, humanap siya ng ibang diskarte, humanap naman sa ibang negosyo. Like pumasok siya ng pigir eh. Kailangan marami, 100 baboy kasi billions yung pinag-usapan. Basta ka nangyari guys, dahil kumita siya noon. Kaya siyang putahin ng bangko ng millions din. So nangyayari kung makikita mo yung asset niya, eh meron yung liabilities niya kasi millions yung liabilities niya. Hindi mo nga alam kung sobra pa ba yung liabilities niya sa asset niya. So utuusin mo guys, pinadamihan niya negosyo na. Utang dito, bayad yung utang dito. So kung tutuusin mo, tingnan mo, mayaman to, pero mayaman to. Ang dami naman liabilities pa. Ano ba ang pagkapasihan mo kung mayaman ka? More on asset, not on liabilities. So, yun ngayon ang usapan din. No? Kaya hindi siya makapagpahinga hanggang ngayon. Tuloy, paanap ka ng paan, ganun mo, itatapang mula, wala ka, wala. Kahit tanggal niya yung ibang mga pinasukan niya negosyo, eh, maano siya? Makapiki siya doon sa, tagilin siya doon sa utang niya. Mga utang, kasi tuloy-tuloy. Utang doon, bayad doon. Walang pukna. Kaya naisipan ko sa akin na i-ratio by proportion natin. Kung may kita ka dito, kaya mo. 10 lang ha. Kumita ka, malinis, 100,000. Gaano ba, ano bang klaseng negosyo sa lupa para ikaw consistent nakikita ng 100,000 isang buwan? Yung 100,000 net na yun ha. Hindi yung gross kurang sa kapital. Yung sa'yo na. Yung 100,000 isang buwan. Kung naninegosyo ka sa lupa, makuha mo ba yan? Within 1 year or within 6 months? So, 600,000 malinis, makukuha mo ba yan? Alam ko sa business sa lupa, minsan kumikita, medyo dent, ano, pero minsan break-even, minsan lugi. Hindi kaya nang sumahol ka sa 100,000 malinis, pagpindot mo sa ATM mo, 50,000, 50,000, buo talaga yan. Malinis, doon, sa iba't malinis pa, kita, kumita ka yung 100,000, 200,000, sa susunod, kita ako pa ng ganyan. Kung naman pang sakot sa maintenance mo, overheads mo lahat, kita ka ba? Kaya para sa akin, pag nakapirma ka ng kontrata o mga kontrakta kung hindi alam, every payday, every pindot mo, yan talaga ang asset na totoong asset mo. Kasi hindi mo yung utang. Diba? Kikita ko 100,000 malinis sa 10 buwan. Kung makaanim na buwan ako, 600,000 ako. Ikong gastusin ko lang dyan sa buwan, 30,000. Meron ko 70,000 naman. Times 6. Pero take-home ka din ng 400,000, buo. Maganda siguro ganito guys. Pagka nito, eh ano, pinutol ko na yung mga ano ko, yung mga pantasi, wala pala. Ano ko ng mga asset dyan, bahay, sakyan. So, ayad mo na asset na yan. May liabilities mo ng konti. At least, pag tayo, katanungin mo sarili mo, ano ba ngayon ang lamang sa akin? Asset or liabilities? Kasi ang asset, something papasok sa bulsa mo. Liabilities, yung kinuha sa bulsa mo, sa mga bayaran mo. Diba? Ang asset, iba-iba yan. Pwede property, pwede mo savings, pwede mo mga bagay na nabili mo na sa'yo, yung mga asset. Kahit bahay mo, kahit sa'yo na, may mga bayad ka dyan sa mga insurance, annual government taxes, yan ay mga liabilities mo, pero minimal lang yun. Meron pa rin liabilities yung bayaran mo dyan sa mga teachers mo. Mga liabilities yan. Dapat mag-upset mo yan doon sa ibang mga pwede mo mapaghugutan. So, para sa akin guys, hindi kautingnan mo ang tao, hindi yung sa, ito, dami itong negosyo. Yung sasakyan to, pero yung sasakyan niya, kasi may negosyo siya, parang ganun ba, utang, ganun. Kaya, pinakasintro, sino nakakaalam ano bang malaki sa kanya, yung bang asset na kikita natin, asset ba yun o liabilities pa, utang pa, loans pa. Kaya masakit sa ulo. Okay lang yan, bata-bata pa tayo, pwede pa tayo makapagawa. Pero pag at the age of 50, medyo may naramdaman ka na, 50 plus, I think kung may mga assets ka, eh, liquidate mo, diba? Parang kaya sa akin, pagdating mo sa mga edad na ganyan na,
60 ka, waiting for the pension. So baga kung meron, makakaabot ka, kano lang ang pension sa private. Palagay ko, pag mga asset ka na hindi masyadong, hindi mo mapakabilbangan, time to liquidate and then unload some pressures, makaka-stress sa'yo, yung makaka-stress ng bata, mga investment, pag sa kwinta ka nila, maganda yung long-term investment. Hindi na maganda yung long-term investment, ang maganda dyan, kumbaga hit and run, business ka lang, buy and sell ka. Hanggang at mari, may pera ka, paano lang, tapos may order, sige, bayaran mo doon, baka pa, huwag kang magbitaw, pero may pera ka. May pera hanggat maaari. May pera ka, yan ang gamitin mo pa. At yung dipinsa ba, kailangan may gap pag kuha mo doon sa order, pindagan. So, usapang saan ka sa magninegosyo o magtatrabaho, dalawa yan. E magninegosyo ka na, wala din. Diba, tagay ko, ito na lang siguro, magninegosyo ka, focus ka talaga. Kung magtatrabaho ka, try mo pasukan yung mga online trading, ganyan mga forex, mga stock market, pero be sure na kasi dadaan ka dyan sa proseso na matalo-talo ka eh. Kasi wala ka pang pa gamay, kumbaga hindi mo pa pwede ka will burst. So ang gawin mo, kasahin mo sarili mo, pwede nasa mo, at least kung matatalo ka man, yung perang yun, hindi yun. Hindi mo maisagat na talagang lupay-pay ka kasi malaki-laki pa rin yung take home mo. So, a part of journey, yun. Asahin mo, dahil sa punto na maging profitable ka, so sabi natin ganun. So, yun. Yun mo sabi natin sa mga ganun sistema. Para sa akin. Kaya, nasubukan ko na yung mga ganun sitwasyon. Prepared ako na nagiging listener ka na ganito daw dahil ako naging ganito ng edad natin, ganitong estado natin, tayo may estudyante ng mga kalas ng aral, mas kanina na yun kung trabaho sila para sa future nila, nagawa mo ng papel mo, may sarili kang bahay, may sasakyan ka, ano mo may mga ano mga parts sa habang buhay ka, ang dami mo kasi pilating na yung panahon, hindi mo na kaya, nag-edad ka, may diferensya. At least, na-experience mo. Kasi, we have to face the reality na ang lahat ay may hangganan. Hindi mo pwedeng, wala mo naman forever na hanggang ganun ka, katikas, hanggang ganun ka, sa kabataan mo, matikas ka, bakit palagi mo get pagkaano ka, kapugi, kaganun na yung artista ka. At pag dumating ang punto na nandiyang level ka na, wala na talaga. Kukupas lahat. So, yeah, pamatanda ka na, sa kaka pamagsyo, parang mahirap na. Isabay mo sa edad mo, sa apang edad ka, sabayin mo, enjoy mo, yun, ganyan. Pagkatapos, lalo ang kasi hanggang doon na, accept na rin siya. Harapin ang katotohanan. Kasi pag, yan, yung topic naman, so dito tayo topic sa pagninegosyo. So sa tunay na buhay, ito talagang tunay na buhay, base sa mga eksperyensya. Kasi, mahirap na. Para sa akin na kung dati mo sa punto na hindi na masyadong sumakay sa kurso ko, I want na balanced life, pero I will ensure sa mga na kahit pa paano, mamintin pa rin naman. Kahit maaari, hanap ka ng paraan na huwag naman sana yung talagang hanggang kaya mo pa, able ka ba, pero hindi ka na-able dahil may diferensya ka, wala magawa dyan. Pero kung kaya pa tapos maglaylo ka lang sa active job mo rin, nag-unload ka ng sobrang stress, o yun, pwede ka business at the age of 50 above, yung short term na lang, kung na yung engage, hindi yung long term din na pwede. Bayan sir, may pira ka, punta doon, tubo kunti. Kung gamay mo yung mga trading, kita mo na rin position ka, kikita ka nito, kunin mo yung galansya mo, yan, ganun. Sa 50, tapos yung mga extracurricular activities mo, yung mga balastugan mo, adjust ka na.
i-maintain mo more on health mo, i-maintain mo kung meron lang maintenance, i-control mo na hanggang saan. Tapos mag-afford-afford ka. Pero yung engage ka pa sa sakit sa ulo, business na, in business na, o tang launch ka mo, hindi na ba sabi, ma-stroke ka lang, atakihin ka. Kaya, para sa akin, negosyo, trabaho. So, pag magtrabaho mo, above minimum, ganda ang bigaya. Dahil, nag-invest ka sa sarili mo, di ba? Kahit ano, nag-invest ka, larangan, yan ang putong asset mo. Isang asset mo talaga yan. Hindi mo maibibigay ng asset yan. Diyan ka kumita na asset mo. Kung magdagdag ka ng ibang asset, ensure na magamay mo. Dahil pag hindi mo siya o di ka expert doon, hirap. So, ito na masabi ko. So far, dito pa naman tayo. At ni Goldie niya mga years natin. Tuloy pa rin, meron pa rin, gamit pa rin natin yung kurso natin, yung sukasit pa tayo. Pero mag-unload na lang tayo ng yung exposure nito, 50-50, 60-40. Bigyan mo naman ng ano yung sarili mo. Tsaka sa mga tao sa paligid mo na part pa rin ang buhay mo. So, kung tuloy lang, habang pwede pa, ito nga sabi ko, business, business yun na sigurado tayo na kasi kung nag-business ka na doon mo hinugot lahat din tapos hindi mo mag-consistent yung kita mo, diba? Taob din yun, hindi mo makikita kung dyan na yan, months, years, wala na. So, sayang. So, guys, negosyo, trabaho, timbangin mo. Negosyo, pwede ka kung ikay. Focus, gamay mo, kontrolado mo. Okay? Trabaho, magandang bigaya. Well, yan ang pinaghirapan mo. Asset mo, kumita ka. Maiksis, ipunin mo. Pagdating sa panahon, mag-adjust ka sa active job mo. Yung ipon mo o yung asset mo, i-liquidate mo, divert mo, sa bagay, sa estado mo, sa consider mo yung edad mo, sitwasyon mo. Mag-maintain ka ng asset. Hindi naman masyadong nag-maintain. Hindi mo naman na nagagamit. I-convert mo ito. Nagagamit. Kapakinabang mo. So, yun lang guys. Part ng tulad ng buhay. Sa titulo. Sa topic na. Saan ka? Sa trabaho? O mag-negosyo? O pareho? Okay? Kayo na lang guys.